Sa punto po ito mga kapanayam natin, si NDRRMC spokesperson Director Edgar Posadas. Magandang tanghali po, Director Posadas. Hi Maris, magandang umaga at magandang tanghali din kay Serbisyong. Unahin na po natin, Director Posadas, itong nanghihingi po ng tulong doon sa may buhi. Alam ko po na nandito kayo sa Metro Manila, pero na-coordinate na po kaya natin yung... meron na po ba tayong initial information? Kasi kung sakali na dito man sa balitang hali nyo po narinig itong sitwasyon na ito, ay ano po ba yung tulong na maaari nating maibigay doon sa mga nangangailangan po ng rescue doon sa buhi, Camarines Sur? Maris, hindi ito yung first time, kasi wala po na tayong tulong. We are monitoring this. In fact, we are coordinating this closely with OCD5, ano, under Director Newcourt. And I think ang challenge nila dito talaga, kasi medyo mataas yung tubig. Ano? Meron lang mga star teams na papunta na kanina pa, as early as before 6, no? This was brought to our attention already by a naval officer friend. No? And... ngayon and I saw also the pictures, no? Yung feedback sa atin dito ng OCD Region 5, they are addressing this already. Kaya nga lang, medyo mataas talaga yung tubig. Sapat po kaya yung magiging pasilidad o yung mga equipment na meron tayo para matulungan sila, dahil ang sinasabi po ng na-interview po na natin dito sa Balitang Hali ay patuloy pa rin po yung pagtaas ng tubig. Sa ngayon naman, Maris, wala pa tayong nare-receive na request, no, na from the regional. Kasi the way we do it is the local, regional, and the national. But we already, you know, in fact, after this, I will coordinate again with Region 5 para dito sa concern na ito, no, with urgency sa buhi. But as early as this morning, they have been trying to reach the area na. And I think malaki na yung nagawa dito para dito sa pag-address. Kaya nga lang, because of yung mataas din na tubig, yun din yung challenge natin sa ngayon. Ibig sabihin sa ngayon po, yung mga pwedeng mag-rescue ay hindi rin po makakarating o nahihirapang hindi makarating doon sa mga lugar? Kaya lang, we were told kanina na because of, diba, kanina medyo marami rin yung re-rescue nito. At kanina rin, ano, I'd like to stress, kanina na natanong din ninyo, yung sabi, tinanong ninyo doon sa nakausap ninyo kanina, if they were, you may time silang mag-evacuate, pero yun na nga, for one reason or the other, hindi nagawa yun. But sa ngayon, ang concentration muna natin, Maris, after this call, I will personally talk with the ones in charge sa Region 5 para alam natin, and then I can call your PA and then give you feedback on this. Alright, isasama na rin po natin yung mga pangangailangan na nila, no, na tubig, kasi marami raw po mga bata doon. Siguro, I'm not sure how you're going to go about it, especially yung hirap po, yung challenge na kailangang pagdaanan, pero marami rin pong bata na nangangailangan at kulang na raw po sila sa tubig. So, maaaring ma-take into consideration na rin po itong pangangailangan nila, sir, no? Definitely, Marisa, and Alright, tanungin ko naman po yung sa general, no, na naging epekto sa bansa, no, yung 22 po na patay na ito, taga saan po ba ito? Meron po tayong i-report yung ilan sa may Bicol region, pero saan po nangyari yung iba pang mga naitalang mga nasawi? At ano po ba yung naging dahilan ng kanilang pagkasawi? Ito po ba puro landslide or ano po ba ang mga naging sanhi? Ito, Maris, we are still in the process of, ano, no? Kagaya nito, we're still in the process of response. But you are correct, no? Let me qualify this. These are just reported cases, reported casualties. Pero ang proseso kasi ng NDRRMC, this will have to be confirmed by our MDM clustering management of the dead and the missing. But you are correct. As of 6 a.m. this morning, reported an official count 22, 16 sa Region 5, 6 sa Eastern Visayas, and we are confirming 3 more missing, no? But at saka tinitingnan natin kung yung cause ba ng death nila ay related directly to Usman. But ang mga normal, yung mga reported causes were, yun nga, yung sila ay biktima ng landslide or drowning, Maris, yun yung common. Bukod po dun sa buhi, Camarines Sur, may mga iba pa po bang mga lugar na hindi pa rin naaabot ng mga rescue teams at patuloy pa rin nakakaranas ng mga challenges at this point? At saan-saan po yun kung sakasakali, sir?
Hindi naman sa hindi pa naraabot ng rescuers, ano, but this is flooding in general. As of 6 a.m. this morning, sa Camarines Sur, meron tayong reports sa Buhi, sa Presentacion, sa Magalaw, sa Garcitorena, sa Calamuan, sa Baaw, sa Lugunoy, and we also have reports sa Nabuan. Sa Sanduanes naman, we have reports sa San Andres, sa Biga, sa Pangamibang, sa Bangas, sa Karamoran, at saka sa Bato. Mm-hmm. Sa Sorsogon, we have Sorsogon City. Sa Northern Samar, we have Lope de Vega, Catarman, and San Roque. Sa Samar, o sa Western Samar, we have Calvayan City, San Jorge, at saka Parang. Alright, Director Posadas, I understand hindi naman po nagkulang ang ating mga authorities no sa pagpapaalala at pagbibigay ng abiso sa posibleng maging epekto nitong bagyong Usman. Pero gaya nga ng mga naibalita in the past days, may mga threshold po kasi itong mga different areas na ito. Akala nila hindi aabutin ng ganito kalakas, hindi ganito yung inaasahan nila. In the end, yung casualties ganito pa rin kataas. So ano kaya ang pwede nating mga lessons na natutunan at ano yung mga pwede nating gawin in the future? Total nakikita natin na yung dati nilang inaasahan, hindi na ngayon ganito. Yung nagiging epekto talaga, yung inaasahan natin minsan na kumbaga hindi masyadong malakas, pero pag tumama na, matindi pa rin palang epekto nito, Director Posadas. So ngayon, hindi man tayo, tama kayo, hindi tayo nagkulang dito. Sinabi natin that it will not go beyond the tropical storm. However, we were clear about it some three days prior, no, na nag-meeting na tayo sa PITRA. Noong una, we identified 2,700 barangays. They were properly informed. We were with the DILG and with two reiterating memos from Undersecretary Hanet through our OCD regional offices. At lumobo ito, Maris, to 8,700. And yun naman talaga tinabihan natin sila talaga na posible yung dalawang bagay, no? Because they are highly susceptible to flooding and landslide. So yung time-tested na paulit-ulit sana, no, na sinasabi ko talaga as a personal advocacy, ayon sa former director, yung preemptive evacuation. Mm-hmm. Talagang hindi naman natin pwede sabihin na permanently evacuate. That's a difficult thing to do, no? Kasi doon yung kabuhayan nila, etc. But kung dadating lang yung mga ganitong pagpapaalala, sana they hit the ball, no? Sandali lang naman ito. And pamunuan ito ng mga lokal na pamahalaan para hindi tayo umaabot sa ganito. But then again, Maris, I would like to also reiterate with due respect to our local government units, mm-hmm, kasi nakita ko rin yung effort nila. And kailangan din ang partisipasyon ng ating mga mamamayan dito, no, para hindi tayo pare-pareho malagay sa ganitong very compromising situation. Alright. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. NDRRMC Spokesperson Director Edgar Posadas. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat, Police.